Short back ba? Big bones? Short snout? Color? Many folds of face? Or yung iba, lahat meron. Hi guys, so before ako mag-start ng vlog, may naisip kaming feature para sa mga vlogs ng Trap Bullies sa YouTube channel natin. Na ang goal is to build the friendship community dito sa Philippines. So at the end of every vlog or every video is mag-feature tayo ng anything from the community. So pwede itong kennels, pwedeng stud, pwedeng cute puppies, or pwedeng dams, or anything Frenchie related. So ang goal natin dito is para magka-connect tayong lahat at magkakilala ang mga members sa community, French community. So, pwedeng future collabs. So, for example, mayroong beginners na naghahanap ng stud nila or yung mga gusto ng kennel-to-kennel collab or kahit ano talaga ang gustong i-share ng French community natin. So, i-share natin yon sa dulo ng video parate. So, for features, please message us sa aming Facebook page. So, Trap Bullies. Ito, lalagay ko dito. So, lalagay ko dito yung Facebook namin. So, for sure, magre-reply po ako. So, let's go back to the program. Hi guys, welcome back to my channel. So ito guys, so bago tayo magsimula, don't forget to subscribe muna. So, bibigyan ko ulit kayo 5 seconds. Click nyo yung subscribe button. Tsaka click nyo yung like. So, bago tayo magsimula. So, 5, 4, 3, 2, 1. So guys, thank you for subscribing. Thank you for liking the video. Tsaka huwag kayong mahiyang mag-comment. Mag-comment din kayo sa baba. Sa mga pwede pang mga possible na topics. So, ang topic natin ngayon, isa sa mga most requested topics from the comment section nung past video ko na Frenchie Colors. So sa mga hindi pa nakapanood ng past video natin, ililink ko siya sa description box sa baba or maglalagay ako dito sa taas. So today, we will talk about French Bulldog prices and kung ano yung mga factors kung bakit ganun ang prices nila. Okay, so to be honest, medyo hesitant akong gawin tong video na to kasi medyo controversial siya. But I'll try my best to explain it properly. Sa totoo lang, nagbabari talaga siya kada kennel or kada breeder. Kasi karapatan ng kennel or karapatan ng breeder na mag-price ng sarili nilang production or sarili nilang puppies. Okay, so before we start, disclaimer lang ha. Ang masasabihin ko ay based lang sa personal experience ko as a breeder and as a buyer. Kasi naghahanap-hanap din ako ng mga puppies na mabibili before. Everyone is entitled to their own pricing and opinion. First part, i-discuss natin ang mga factors kung bakit tumataas ang price or bumababa ang price ng mga Frenchies natin. Second part is ang aking personal opinion ng pricing ng mga Frenchies natin. So, per color or per category. So, let's start. So, para sa akin, mayroong apat na factors. Number one, product cost. Number two, supply and demand or color. Number three, extent of competition in the market. Number four, branding strategy or market strategy. So first part is yung product cost. So from the name itself, yung costing ng pagbibreeding natin. So Frenchies are known to be expensive kasi unang-una kailangan sila laging sinisiis. Kasi malalaking ulo ng puppies tsaka maliliit ang mga pelvic diameter ng mga dams ng French Bulldog. So, nahihirapan sila lagi maglabas ng mga anak nila. May experience na ako dito guys. So, namatay na ako ng isa kasi ang nangyari, madaling araw nag-labor yung dam ko. So, hindi na namin nadala sa vet. So, yung pangatlong anak, hindi na niya malabas. So, namatay sa loob. So, yun. So, medyo delikado talaga. Delicate ang pagbibreeding ng French Bulldog. Kaya siya mahal, CS. So, ang CS cost is, I think, nag-range around 15,000 yung alam ko eh. So, depende pa yan kung sikat yung vet or magaling yung vet or maganda yung vet clinic. So, syempre, nag-vary yun dun. So, second is ang stud fee. So, syempre, ang stud fee is depende din sa quality ng stud nyo. So, merong, I think, ang pinakamababang alam ko is 5,000 tapos umabot sa may mga 100,000 na stud eh. So, or umabot pa ng mataas lalo na. For example, if magpapadala kayo ng semen from import
ng mga magagandang franchise sa abroad. So yun, ibang usapan naman yun. So yun talaga, nagpa-vary siya sa stud fee. So hindi lang basta-basta ang pag-aalaga ng franchise. For example, sa breeding, kailangan mo nang bigyan ng vitamins lahat ng puppies, kailangan mahal din ng, kunwari, kailangan mo na ng milk replacer. Ang mahal po ng milk replacer. Lalo na yung isa sa mga favorite kong ginagamit, yung Royal Canine na may colostrum. Yun, mahal yun. So, lalo na brachycephalic ang mga French Bulldog. So, mga short nose to. So, may mga lagi sila nagka-problem sa skin or sa respiratory nila. So, kailangan laging may vitamins, kailangan lagi silang healthy. Isa sa mga rason din, isang paghihirap ng mga breeders. Ang walang tulog, sobrang magpuyat. Kasi usually talaga guys, every 2 hours, nagpapadede ang mga newborn na puppies. So, tapos guys, magastos din pala ang mga cleaning material. So, para iwas parvo, kailangan bumili ng Clorox, Zonrox, ganyan, or mga bleach para matanggal ang mga bacteria. So, kailangan mong linisin yung cage. Mahal din yun guys. Ako bumibili ako sa Sessioner yung spray na Clorox . Tapos, may mga pads pa. So ako bumibili ako ng pads para hindi masyadong nagsistay yung dumi dun sa cage. So, ang product costing, para lang din siyang bahay. So, may low costing, may mid costing, mayroong high costing. So, kung gusto mong maganda talaga, syempre kailangan mahal din ang gastos mo. So, mahal din ang puppies na mga ipoproduce mo. Next factor is supply and demand. Or, dito ko na lang nilalagay ang color. So, sa economics, ang price is affected by supply and demand. So, if mataas ang supply, bababa ang demand. Siyempre, marami kayong competition . So, bababa din ang price, di ba? So, in my opinion, dito na papasok ang genetics or ang color ng mga French Bulldogs. So, for example, having a dominant gene, kasi nga, di ba, na-discuss natin sa past video ko, is ang dominant gene ay isang copy lang ng genes ng dominant gene ay magpapakita na kagad yun sa phenotype ng aso. So, for example, Brindle. Wala naman akong against sa mga Brindle na color kasi meron din akong Brindle na dog. So, for example, Brindle. So, dahil dominant yun, mas madaling mag-produce nun. Tama? So, dahil mas madaling mag-produce nun or mas madaling magpalabas ng Brindle, mas marami ang Brindle sa market. So, dahil marami, mas bababa ang price nito. Pero hindi pa natin pinag-uusapan dyan ang structure. Pag may structure na, magandang structure, ibang usapan na yun. Ito, pinag-uusapan lang natin ay ang mga colors lang muna. So, sa limited supply naman, ang bibigay ko example dyan ay ang mga recessive genes. Kasi, for example, pag mas maraming recessive genes ang aso, ay mas mahirap siyang i-produce. So, pag mas mahirap i-produce, mas onte o mas limited ang supply sa market. So, mas mataas ang mga pwedeng impression ng mga breeders doon. Tama? Yan. So, magbigay tayo ng example. New Shade Isabella Platinum. Di ba? So, yan. Sobrang hirap mag-produce yan. Ibig sabihin, 5 recessive genes yan. Kailangan may cream ka, kailangan may blue, kailangan may non-testable chocolate, kailangan may testable chocolate, at kailangan may 8080 ka kung ano yan, kung lilac, kung Isabella tan Platinum yan. Di ba? So, pag nakapag-produce ka nun, napakahirap nun. Diba? So, onti lang kayo may ganun. Kaya, pwede mo siyang mahalan ng price. So, ang third factor is ang extent of competition in the market. So, ano to? For example, dalawa lang kayong breeder. Diba? For example, dalawa lang kayong breeder. So, pag nagtaas kayo ng presyo, walang magagawa yung market, kundi bilhin yun kasi kayo lang yung dalawa. Pero, ibang usapan na pag sobrang dami na ang nagko-compete sa market. Doon na papasok yung third factor, ang nature of degree ng competition. So dahil marami kayong nagko-compete, mag-a-adjust kayo ng every breeder ng prices. Kailangan medyo competitive yung price mo. So mag-a-adjust ang pricing mo based sa quality and based sa pricing ng mga competition. Diba? Okay, so ito for example. Ngayong pandemic, sobrang dami nagbebenta ng aso kasi wala silang nagawa sa bahay kundi nag-produce sila. Nag-breed sila ngayong pandemic. So ngayon pag nakita niyo sa groups, ang dami talaga nagbebenta. So for example, dahil ngayon pandemic at ang daming competition, yung iba dahil marami silang choice, hindi lahat nabibili. So yung mga ibang ginagawa, binababaan nila yung price nila para at least ma-release na yung mga puppies ng mga breeders. Kasi pag nandun pa rin ang puppies nang hangga't tumagal ng mga ilang months, madadagdagan pa rin yung costing mo kasi syempre pinapakain mo yung mga puppies every day, 'di ba? Mas marami naging budget meal ngayon kasi syempre kailangan na nilang kumita ng pera. Ang dami na nilang ginastos sa breeding nila, 'di ba?
Ang fourth factor or ang last factor para sa akin, ang pinaka-importante, branding or brand strategy. So dito na pumapasok yung mga preference ng mga breeders. So ang mga magagaling na breeder, meron talaga silang mga preference. It could be sa quality, so short back ba, big bones, short snout, color, many folds of face, or yung iba, lahat meron. Mahirap din mag-produce nun. So, pag mga magagaling na breeder, alam nila, meron silang mata, meron silang taste, sa mga ganon. So, syempre, iaayon nila ang pricing based dun sa preference sila. Tsaka, isa ding factor dito is, for example, meron kang sikat na stud. So, syempre, pag sikat yung stud mo, maganda yung bloodline nun. So, dahil maganda ang bloodline nun, is marami ang magkagusto dun sa stud mo, so pwede mong taasan ng price, diba? Okay, so second part na tayo, dun na tayo sa mga pricing. So this is my opinion lang ha. So ito, magbibigay lang ako ng price ranges kasi sabi ko nga, maraming factors. So hindi ko pwedeng sabihin na, ito, ganito lang yung price. Kasi hindi natin alam, malay mo, maganda pala stud niyan, or sa sikat pala siya nagpa-stud, or import pala yung semen na ginamit niya. So ngayon, price range lang ang ilalagay ko. So ito, based lang din to sa pagtatanong-tanong ko kasi at kasi minsan naghahanap din talaga ako ng pwedeng mabiling mga magagandang French Bulldogs. Okay. So guys, comment down below kung magkano yung mga nabenta niyong French Bulldogs para at least pwede magbasa yung mga beginners sa mga nabenta niyo kung how much para at least meron kaming idea. Okay, so magsa-start tayo sa mga standard colors muna. So para sa akin, ito, Brindle tsaka yung Pied. So usually nagsa-start yan around 25,000 to 75,000 and pataas pa, depende na lang yan kung talagang kunyari magandang stud nyo or import yan or something, ganyan. So kaya nilagay ko yung range, ito lang yung range yan. Maraming factors yan. Tsaka syempre nagbabary din yan sa structure, tsaka malay mo, so nagkikerry pala siya ng blue, ba diba? So chocolate or something, quad pala siya. So yun, so marami talagang factors kaya price ranges lang tayo. Fawn Sable or Black, pwedeng magsa-start yan sa around 30,000 to 100,000 or pwede pang tumaas. Okay? So ito yung mga sample pictures yan para mapansin nyo. Next, ang pinaka-favorite kong standard color ay ang cream. So ang cream, dahil recessive yan at ang maganda talagang itsura nila, malinis, medyo may kamahalan din yan para sa mga standards. So around 50 to 300,000 yan. So alam ko, ginawa kong 300,000 yung price range yan kasi may nakita akong nag-post si Sir Yuji, nakabenta siya ng 300,000 kasi sobrang ganda ng structure talaga. So hindi pa natin napag-usapan yung mga imports dito ha. Syempre pag imports, may tax yun, tapos may mga agent ka pa nababayaran. Ibang usapan yun, pwede tayong gumawa ng separate videos dun. So next, isang mga non-testable chocolate. So pwede siyang mag-range to 50,000 to 150,000 or pwede pang pamaas. Ito yung sample ng mga non-testable chocolates. Okay, next, blue. Ang blue is nagre-range yan. Pwedeng blue fawn, blue sable, or solid blue, or yan. So kaya naglagay tayo ng mga ranges. Pwede yan 60,000 to 200,000 or pwede pang umangat, depende kung import yung semen, ganyan. Maraming factors. So, ilagay na lang din natin dito ang Merle. So, 60 to 200,000 or pataas pa. Ito yung mga Merle sample. Okay, next, ang pinaka gusto ng karamihan ngayon, ang Lilac. So, pwedeng Lilac Pied, Lilac Brindle, Lilac Fawn. So, ito nagre-range sa 250 pataas. So, dahil talagang ano to, maraming demand dito. Ayan, so ang next natin is mataas ang demand ngayon, ang tan points. So, lahat na lang tan points lalagay ko na dito. Pwedeng black and tan, ito black and tan to. So, pwedeng choco tan, pwedeng blue tan, pwedeng lilac tan. So, pwedeng Isabella tan, yan. So, lahat na ng mga tan nilagay ko dyan. So, ito, nagsistart yan sa 150,000 pataas. So, mag-factor na rin dyan ng kung magandang stud niyan or lilac ba yan, Isabella ba yan. So, minsan umabot ng million yan kasi sobrang ganda talaga or minsan ini-import pa nila yan, ini-import nila yung semen yan. So, yon. Next natin, ang platinum, pinaka-favorite kong platinum. So, lalagyan na din natin lahat dyan, either choco platinum ba yan, blue platinum, lilac platinum, Isabella platinum. So, lagyan na natin lahat. So ito, kasi sobrang desirable niya at sobrang ganda talaga. May color yung mata, hindi black yung nose, sobrang puti. So ito, nagre-range yan. Ito yung mga sample niyan. Nagre-range yan sa
300,000 pataas. Kasi magandang-maganda talaga ang itsura, lalo na sa personal. Ang ganda talaga tingnan ng Platinum. Okay, next, ang ilalagay ko na dito is yung ito, kaya talaga medyo mamahalin to kasi bihira pa lang talaga yung mga gantong type of genetics. So, ito ay ang ito pinagsama-sama ko na. Ito ay ang testable chocolate. Pwedeng yung shade chocolate, pwedeng Isabella, pwedeng yung shade Isabella. So, ito dahil onti pa lang meron dito sa market, talagang pwede nilang mahalan to. At ang mga magaganda talaga yung mga nasa States, tsaka yun. So ito, so ako meron akong binili na na carrier. Carrier ng testable chocolate, at pwede mag-produce ng new shade, pwede mag-produce ng Isabella. So ito kahit carrier lang, talagang mahal. So ito nagre-range to sa 400,000 pataas. So ito yung mga sample, ilagay ko dito yung mga sample. So ina-next natin ang Fluffy. So ito, yung appearance ito medyo mabuhok. May buhok talaga siya. Alam ko ito maabot ng millions or 500,000 pataas to. Kasi sobrang sobrang desirable talaga to. At mukha siyang stuffed toy. Tsaka mahirap din talaga mag-produce nito. Tsaka onti pa lang may mga Fluffy, kaya talagang medyo mamahalin siya. So, ang mga magandang Fluffy, alam ko, meron sa mga US tsaka USA. So, dun yung mga magandang mga Fluffy. Ayun guys. So, dito na nagtatapos ang ating price ranges. So ulitin ko, nagvavary ang prices nito kada breeder tsaka kada factors. So, yun. So, ngayon, dun na tayo sa mga shoutouts. Sa mga shoutouts ng kennel at ng mga stud. So, ito yung mga nag-message sa akin para i-feature nilang mga stud nila. So, baka may mga naghahanap ng stud dyan o may naghahanap ng mga magandang kennel. Ito. So, ito unahin natin si Alegre Mel. So, ito, Cebu to. Stud sa Cebu Platinum. Si Spartan. Ito, lalay ko dito yung picture niyan. So, yan. Sa mga gusto magpa-stud sa kanya, andito. Nasa Cebu yan. So, ito, kennel naman, guys. Kay ano to? Kay Boss Teng Sanity. So ito ang itong kennel niya, ang French Yuki Teng. So ito guys, so pwede niyo follow sa Facebook. So ito pa, stud ulit si galing kay Sir Gian Galvez. Ang stud niya na si Douglas, ito yung picture ni Douglas. So yun guys, so thank you pala sa mga nag-comment tsaka sa mga nagtatanong. Guys, huwag kayong mahiya magtanong kung may mga tanong kayo sa akin about sa jeans, sa colors. So, pero mas maganda, i-message nyo lang yung Trap Bullies. Ako din sumasagot dun sa ito yung Facebook namin, Trap Bullies. Like nyo na rin yung Trap Bullies. And guys, so thank you for watching. Don't forget to like and subscribe ulit. So, bigyan ko ulit 5 seconds para sa mga hindi nakapag-subscribe nung umpisa ng video natin. Subscribe na kayo ngayon. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you for subscribing, guys. Thank you. Next video ulit tayo. Bye!